Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Cherry Butter PH. So for today, ipapakita ko sa inyo ang aking mga collections ng country placard ng mga bansang napuntahan ko. So eto sila. So ang uunahin ko sa aking mga placard collections, guys, is that etong collections ko na placard from Germany. So eto yung inuna ko kasi nung nasa barko pa ako, and every time na nasa barko ako, yung mga pinakang favorite guest ko talaga is yung mga people from Germany. Sobrang quiet nila, pagdating nila sa lounges or pagdating nila sa bar, maupo lang sila, walang masyadong salita, walang masyadong request, napaka-polite. And then at the end of the journey, pag nag-in out na sila sa mga big holder mo, bibihira sa mga Germany ang hindi nagbibigay ng tip. So kami sa food and beverage department, yung mga people from Germany, pinag-aagawan talaga namin. So disclaimer lamang, guys, kung kayo ay nangangarap na mag-work sa cruise ship, wala pong day off ang magtrabaho sa barko. Ang minimum working hours po namin sa barko is 10 hours to 11 hours every day. Wala pong day off. So magkakaroon lang kayo ng day off sa barko kapag kayo ay may papel na sign ng doctor na you are not fit for duty. So yun lang yung time na makakapag-day off kayo, pero may sakit naman po kayo. So kung ako man is nagkaroon ng chance na makagala dito sa mga bansang to, makasama sa mga excursions and makapangolekta ng mga ganitong placard, just that kasi po ako, I work from food and beverage department. So kami po sa food and beverage department, syempre pag lumabas yung mga guests, wala ring guest doon sa mga bar, wala ring guest sa mga lounges, wala ring guest doon sa mga restaurant. So nakakalabas din po kami. Pero gaya nung yung asawa ko po is working from a housekeeping department. So sa kanila naman is kapag lumabas yung mga guest, doon lang nag-start yung rush hour sa kanila. Doon lang sila nagiging busy. So kahit magkasama kami niyan sa barko, kapag ako ay nasa labas, gumagala siya. Nasa busy time kung saan ginagawa yung kanilang mga duties. So another way naman na pwede kayong makapasyal sa mga ganitong lugar is that minsan nagkakaroon ng pa-excursions sa mga crew. Ang barko, ang management ng barko depende sa hotel director. So kapag kayo ay medyo maswerte at napasama sa mga excursions na yun, yun, isa rin po yun sa mga ways para kayo ay makapasyal. Yung excursions namin sa London, excursions namin sa Egypt, lahat yun nakasama ako sa mga crew excursions. And then another way than before, kaya napapasama ako sa mga excursions. So yun naman is yung biyahe namin is sa Norway, nagsa-sideline naman tayo, pero sideline na walang bayad. Yun yung mag-duty ka as a lollipop girl ang tawag sa amin doon. Yung sasama ka sa isang bus, tapos ikaw yung tagadala ng number, and then ikaw yung tagabilang ng mga guest kapag babalik na sila sa mga shuttle bus. So that is one way din para makapasyal ka or makasama ka sa excursion ng mga guest sa barko. Ang next one po is etong placard from the Caribbean Island. So eto yung mga bansa na sakop ng Caribbean Islands. We have the Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire, British Virgin Island. We have also the Cayman Island, Cuba, Curacao, Dominica, Grenada, Haiti, Honduras, Jamaica, Key West, Puerto Rico, Republica Dominicana or yung Dominican Republic. We have the St. Kitts and Nevis. We have the Santa Lucia, St. Martin, St. Vincent, Trinidad and Tobago. We have the Turks and Caicos. And we have the U.S. Virgin Islands. So, etong mga bansa na to, guys, maliliit lang sila. Lahat sila
nakabuo ng Caribbean Islands na isa sa mga famous tourist destination. So, hindi magiging kompleto yung pagtatrabaho mo sa barko kung ang barko mo ay hindi bumiyahe sa isa sa mga nabanggit from Caribbean Islands. So, makikita natin, I have another placards from Caribbean Islands. So, eto. So, mapapansin natin, this is the island of Caribbean, pero andun, nasa placard mismo nila, yung mga cruise ship na nagdadock sa kanilang mga isla. So, eto din. This is also from Caribbean Island. So, eto yung mga isla nila. Eto yung mga nabanggit kong bansa. Ang liliit lang nila. And they are the one composing the Caribbean Island. So, ang pagbabarko naman, guys, especially sa cruise ship, is hindi lifetime, especially sa babae. Kasi sa babae, of course, kung gusto mong mag-settle ng family, malaki yung possibilities na i-give up mo yung career sa barko. Pero, mas advisable, at least, makatapos kayo ng at least 10 years of your contract para kahit papano naman ay may benefits tayong makukuha. So, we have yung placard ng Italy. So, since I work in an Italian cruise line, so halos lahat ng mga port sa Italy is napuntahan natin gawa nga ng Italian cruise line, Italian flag. So, yung mga biyahe ng mga famous tourist destinations from Italy, halos napuntahan ko po lahat yan. So, this one is from Italy. This one naman is from Croatia. So, I don't remember kung ilang beses lang naman kami napunta dito. And then, hindi ako masyadong lumalabas dito. Actually, eto, nabili ko lang siya doon sa shop sa port ng Croatia. So, this one naman is the placard from Spain. So, paulit-ulit, Ben, yung maging piyahe namin dito sa Spain. Pero yung pinakang paborito kong labasan na lugar dito is yung Palma de Mallorca. Kasi sobrang mura ng mga bilihin pagdating sa Palma de Mallorca sa Spain. And then, of course, isa rin sa magandang pasyalanos yung Barcelona. Doon sa Ramblas. So, every time na magdadock yung barko namin sa Spain, pumupunta kami sa sentro ng Las Ramblas sa Spain. Naglalakad-lakad lang kami doon, lakad-lakad lang. And then, yun na yung naging relaxing time namin kapag nasa port ng Spain. This one naman, of course, is from sa Vatican City naman sa Roma. So, sobrang memorable ng mga excursions natin dito sa place na to. Almost lahat ng vlog ko, ng lahat ng aking mga collections, is may mga item akong nabili pagpunta namin dito sa Roma. Next one naman is etong from Curaçao. So, Curaçao is a part of Caribbean Islands. Nabanggit ko rin siya dito sa mga bansa kanina na kasama sa Caribbean Islands. This one naman, guys, is from Santorini, Greece. So, eto siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo makakapasyal o hindi tayo makakadock sa Santorini, Greece kung hindi tayo sasakay ng donkey o hindi tayo sasakay ng cable car. So, lagi takot na takot akong sumakal sa mga cable car kasi apat lang kayo sa isang car and then sa mga wire lang sila dumadaan. Pero since that time is gusto kong puntahan yung pinakang city ng Santorini, kaya napilitan din naman tayong sumakay ng cable car. Tapos yung pabalik na namin ng barko, ayoko na talagang sumakay ng cable car. Napigitan naman kaming sumakay sa donkey. So, pababa. Pagdating namin sa barko, amoy donkey na kami. So, this is Santorini. This one naman is from Jamaica. So, wala masyadong story sa pagpunta sa Jamaica, pero dalawang beses din naman po akong nakapunta sa Jamaica. So, this one naman is from Martinique. Again, Martinique is one of the place that belongs to Caribbean Island. So, this one is again, Barcelona. So, ito yung sinasabi ko kanina nang pinakita ko yung placard ng Spain na Barcelona, isa sa pinaka-favorite place na tambayan natin, na pasyalan natin kapag nakadock yung barko natin sa Spain. Next one po is from Athens, Greece. So, sa Athens, Greece, dito parang ma-re-refresh yung utak mo pagdating dun sa mga history na nakapalo sa mga aklat natin kasi dito sa Athens.
Philippines. Dito nagdadrop yung mga bag, ay yung mga bago papunta doon sa mga famous destinations na niyo. So, eto naman. Next one is yung England. So, this one is specifically from London. Although, marami din namang mga ports sa England na napuntahan natin. Pero, yung pinakamagandang experience natin sa London is that yung nagkaroon tayo ng one day off, tapos nagkaroon kami ng excursion sa pinakang city mismo, yung London. So, this one naman po is from Portugal. So, Portugal, madalas sa Fatima, madalas din lang naman, sa port lang naman tayo, naglalakad-lakad. And then this one again is from Italy, although meron na akong pinakita kanina from Italy. This one naman is featuring the Pisa Tower, or the Pisa Tower in Italy. And this one is from Aruba. Again, Aruba is one of the tourist destinations that belongs to Caribbean. Ito din, kasama din po siya sa Caribbean. Ayan. Kasama din siya sa Caribbean. And then, ito naman. Thanks. Ayan, so, tingnan natin yung mga place. Ako yung hindi naman ako nakalabas dito. Patanaw-tanaw lang sa mga city. And then, pagdating dun sa port, may mga shop. So, doon lang bumili ng ganitong souvenir. This one naman is from Bahamas. Bahamas is another part na malapit sa Caribbean island. This one is Guadeloupe. So again, Guadeloupe, kasama rin po siya sa Caribbean island. So this one again is from Mykonos. So Mykonos naman is another port na sakop ng Greece. This one naman ay from Honduras. Yeah. And the last is ito. Cayman Island. So, this one is from Cayman Island. So, kung mapapansin nyo guys, lahat ng aking collections ng mga flowcard is nanggagaling sa European countries. Lahat to from European countries. So, ang mga guests natin guys sa barko is sila-sila rin, depende kung ilang number of days yung biyahe natin. For example, meron tayong 7 days cruise. So, within 7 days, yung mga guests natin, sila-sila lang yon. So, for example, day 1, sasampa sila ng Savona, Italy. Day 2, nasa Napoli. Day 3, nasa Malta. Day 4, nasa Spain. Day 5, nasa France. Day 6, nasa kung saan bansa. For example, sa Ukraine. And then, day 7, babalik ulit sa Italy. So, within 7 days, kung 7 days cruise, sila-sila rin lang ang magiging guest natin. So, meron din naman tayong 14 days cruise na tinatawag. So, kung 14 days cruise naman, within 14 days, sila rin lang naman pare-pareho yung guest natin within 14 days. So, meron tayong time na during cruising, for example, before, nagkaroon ng 17-day cruise kasi yung barko is bumiyahe from Italy to Brazil. So, 17 days yung biyahe. So, within 17 days na yan, guys, same guest, same passenger pa rin ang makakasama mo sa mga excursion sa labas. Sila-sila rin yung mga guest natin sa mga restaurants and sa mga bar and sa mga lounges natin. Sila-sila rin, pare-pareho yung mga guest na yun. Pero yung mga barko na mga pinanggalingan ko, yung pinakang minimum number of guests natin is 3,000 guests. So, for example, mayroong 3,000 guests yung barko na yun. Ang katumbas na mga crew naman nun is 1,000 crew sa lahat na yun, sa kanila lahat. So, yung pinakamahabang cruise na naranasan ko is yung nagkaroon ng world cruise, in which ang world cruise, guys, is 3 months or 100 days, the same passenger, the same guest. So, eto yung medyo mahirap yung kitaan ng tip kasi kung yung guest mo within 3 months is sila-sila rin lang naman, kahit sabihin natin napakarami niyan, kung sila-sila rin, madalang ang pasok ng tip. So, medyo lungge pagdating sa
kitaan. Pero pagdating naman sa experience yung mga bansa, makakapag-trip ka around the world within 100 days. Kasi every day, ibang port yung pinupuntahan ng barko. The next day, ibang bansa na naman. The next day, ibang bansa na naman. So, ganun po sa cruise ship. So yun lamang guys, kapag may mga questions kayo or may mga tanong about sa life on board, sa mga buhay sa barko, feel free to comment down below. Sasagutin po natin yan isa-isa para sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit konti sa ibinahagi ko sa inyo for today. So sa mga bago pa lang sa aking channel, please do subscribe, like and share na rin po, and pakihit ng notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong upload na video.